Pagbaba nila sa yate, madami pang inspeksyon bago sila sumakay sa sasakyan na sumundo sa kanila. Mahaba-habang biyahe pa bago sila makarating sa hasyenda ng pamilya ng binata. Magandang mga tanawin, puro bundok, at napakagandang tingnan ng mga tanim na palm trees. Super greeny na kay sarap sa mata tingnan, pero nakakahilo din at inaantok na siya. Kaya yumakap siya sa binata at isinandig ang ulo sa dibdib nito. Inaantok ako. Lambing niyang sabi dito at mas lalo pa siyang yumakap sa katawan ng binata. I'm sorry, pinagod kita kagabi. Bulong nito sa kanya, pero hinampas lang niya ito sa hita. Matulog ka na muna, gisingin na lang kita mamaya. Sabay halik nito sa kanyang ulo at niyakap din siya ng mahigpit pabalik. Nagising siya dahil sa paghalik sa kanya ng binata. Namulatan niya itong nakatitig sa kanya. Ngumiti ito nang makitang nakadilat na ang kanyang mga mata. Umayos na siya ng pagkakaupo at lumingali nga sa labas ng bintana. Mabuti nagising ka na. Ngiti nito. Malapit na tayo. Pag-aanunsyo nito. Nasaan na ba tayo? Tanong naman niya. Nandito na tayo sa loob ng asyenda. Ha? Sabay lingon ulit sa labas. Akala niya daanan lang ito papuntang asyenda nila. Nasa loob na pala sila. Namangha siya sa nakikita niya sa labas. Lalo ng mga punong nakahilera sa gilid ng daan. Parang pinasadya ang pagkakaayos ng mga puno. Ang ganda naman dito, bulalas niya. Parang nasa Korea na tayo, masaya niyang sabi. Nakita niya kasi sa Korean drama yung ganitong lugar. May pagkakahawig. Hindi nga lang niya alam kung saang lugar sa Korea yung mga ganitong daanan. Nasa bawat gilid may mga puno. Right, it's my grandpa's parents who copied the very beautiful Nami Island in South Korea. Sabi ni Lolo, doon daw nagkakilala mga parents nito. Kwento ng binata. That's so sweet. Maganda nga doon. Nakita ko sa napapanood kong Korean drama. Nakangiti niyang sabi. Paano sila nagkakilala dun sa Nami Island? Nung umuulan ba't walang payong ang mama ng grandpa mo? At to the rescue naman ang papa ng grandpa mo? Ganun ba yung eksena nila noon? Nakatawa niyang tanong. Humalakak lang ito. Hindi pa naman yata usong mga ganong eksena nung kabataan pa ng mga parents ni grandpa. Natatawa niyang sabi. At ang alam ko, hindi pa napatay yung mga maraming puno na yon sa Nami Island nung nabubuhay pa mga parents ni grandpa. Kaya ang alam ko, si Lolo at ang mga kapatid niyang nagpagawa nito. Dahil ang panganay na kapatid ni Lolo, nabuo siya sa South Korea. Kaya siguro ginawa nila tong daanan na to parang Nami Island. Kasi doon nagkakilalang parents nila Lolo. Hawig lang naman but not totally the same. May sariling ganda naman ito tulad ng sa Nami Island. Mahaba niyang kwento sa dalaga. Yes, ang ganda nga din ang pagkakagawa dito kasi may mga nagkalat na mga bulaklak pa. Magandang pagkakagawa ng landscaping ng buong kapaligiran, super greeny. Masarap sa matatingnan ng kapaligiran. Talagang maganda nga naman dito. Malayo daw kapag lalakarin nila hanggang sa bahay ng mga grandpa nito. Aabot daw ng 15 minuto bago makarating sa bahay ng mga ito. Sakto lang naman ang layo. Aayain ko nga siyang mag-jogging bukas. Sa isip-isip ng binata. Love, para saan yung mga sasakyan na yan? Anong tawag sa mga sasakyan na yan? Inosenteng tanong niya sa kasintahan. Kahit alam naman niya, mas maganda na yung magtanong na lang siya. Electric golf car ang mga yan. Ginagamit nila yan sa paghatid sundo sa mga tauhan dito sa hasyenda at sa ibang mga bisita na rin na ayaw maglakad ng malayo mula sa bahay. Sagot naman ng binata. Sino palang nakatira dito? Usisa pa niya. Ang panganay na kapatid ni Lolo ang nakatira dito at namamahala sa hasyenda. Matanda na yun pero mukhang haba pa ang buhay dahil sa sariwa at fresh ang mga nakapaligid sa kanya. Healthy pang lahat ng kinakain. Kasama niya dito yung isa niyang anak na ayaw pang mag-asawa. Okay, sagot na lang niya dahil nahiya na siyang magtanong pa ulit. Mas napanganga siya pagkababa nila sa kotse na sinakyan nila. Napakalaki naman ang bahay nila. Nilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid. Namamangha siya sa nakikita, pero ang nakaagaw ng pansin niya ay ang sobrang laking bahay na nasa harapan nila. Maganda sa totoo lang. Pero parang haunted house mansion naman. Love, ang ganda ng bahay pero parang haunted house. Nakakatakot. Bulong niya. Natawa naman ng binata. Old Spanish house ang style ng bahay.
ayaw nila baguhin na gawing modern house. Mas gusto pa rin nila yung ganyan dahil itong bahay na nakagisna nila. Kaya ayaw nilang baguhin. Nire-renovate lang kapag may sira at yung kulay lang minsan ang pinapalitan nila. Pero maganda sa loob niyan, hindi haunted house. Natatawang sabi ng binata at iginiya na siya papasok sa loob ng bahay. He was right. Mahihiya pati mga langgam at langaw na dadapo sa napakakintab na sahig. Nakakatakot maglakad, baka madulas siya sa sobrang kintab nito. Kaya kumapit siya sa braso ng binata. Ayaw na lang niyang isatinig ang nasa isip niya, baka pagtawanan na naman siya nito. Maraming mga collections na galing pa sa iba't ibang bansa na bili. Napakalawak na sala, napaka-elegante ang loob ng bahay. Nagsusumigaw ang karangyaan ng bahay na ito. Lumapit sila sa matandang nakaupo sa wheelchair na may isang nurse na nakatayo sa likuran nito. Matanda na talaga ito pero andun pa rin ang pagkadominante nito. Hindi naman mukhang masungit kasi yung lolo ni Rafael mabait at laging nakangiti. Hey, my favorite old man. How are you, grandpa? Bumati agad si Rafael dito pagkakita niya sa lolo niya. Pero nagulat siya nang ipalo nito ang tungkod nito sa balakang ng binata. Ouch, grandpa! Bakit mo ako pinalo? Natatawa nitong tanong. Narinig din niyang humalakhak ang lolo nito. Bakit ka pa dyan? Pinaasa mo lang kami dito. Hindi ka lang naman pala matutuloy. Inis na sabi ng matanda base na rin sa mukha nito. Chinese ang usapan nila, kaya hindi niya maintindihan. Nakatayo lang siya sa gilid at pinapanood ang mga ito. Napansin niya din na pinipigilan ng nurse ang pagtawa nito. Eh kasi may problema. Napakamot pa ito sa batok. Sumimangot ulit ito. Ganyan naman kayong lahat, mga paasa. Wala na kayong time sa akin. Mamamatay na lang ako na puno ng paasa mula sa inyo. Pagdadrama ng lolo nito. Lumapit ang binata at niyakap na niya ulit ito. Huwag ka na po magtampo, lolo. Nakakatanda yan. Nandito naman na ako, diba? Lambing nito sa lolo nito. Huwag mo akong pinagluloko dyan. Sabay palo nito sa ulo ng binata. Nakakarami ka na, lolo, ha? Natatawang sabi ng binata at lumapit sa tito nito para bumati din. Anong nangyari dyan kay old man, tito? Ang brutal na niya ngayon, ah. Natatawang tanong nito sa tito nito. Nagsisenti lang yan dahil hindi napagbigyan ng mga apo niya. Hindi din kasi natuloy ang pinsan mo na mamasyal dito kaya ayan, nagtatampo. Malas mo lang kasi ikaw ang naunang dumating kaya napalo ka. Natatawang sabi ng tito nito. Yang tito mo na yan, ayaw pa mag-asawa. Mukhang matanda pa siya tingnan sa akin. Aba, mga alaga yata niya mga hayop ang aasawahin niya. Namimili pa lang yata siya ng mga baka, baboy, kambing, manok, kabayo o baka yung aso at pusa niyang alaga ang aasawahin niyang magaling mong tito. Buska ng papa ng tito nito. Humagalpak ng tawa si Rafael. Namiss ni Bella ang tawa nito na buhay na buhay. Wala din sa sarili na napangiti siya. Huwag mong pansinin ang matandang yan. Agad namang sabi ng tito nito. Totoo naman, ang pangit mo na kaya ayan, walang nagkakagusto sa'yo. Pangaasar pa ng matanda sa anak nito. Itakwil na lang kaya kita. Wala ka namang silbi dahil hindi mo ako mabigyan ng apo. Anong silbi niyang nasa baba mo kung hindi mo naman ginagamit? Asar na sabi pa ng matanda. Papa, yung bunga nga mo. Sita ng anak nito, humalakhak na naman ang binata. Grandpa, ayaan mo na lang po si Tito sa gusto niya. May apo ka naman na po sa isang anak mo pa eh. Pagtatanggol ni Rafael sa Tito nito. Kaso wala naman sila dito. Ito din kahit nandito yan, lagi naman yan sa farm. Maghapon na nag-iikot at tumutulong sa gawain dito sa hasyenda. Nakalimutan na rin niyang may ama siya. Iniwan na ako ng lahat. Tampo nito. Nagdrama na naman ang matanda na to. Iiling-iling na sabi ng tito ni Rafael. Nagulat pa siya nang bigla itong napatingin sa gawi niya. Oh, may bisita pala tayo. Bakit hindi mo sinasabi, Rafael? Kunot noon nitong tanong kay Rafael. Agad namang lumapit ang binata sa kanya at iginiya palapit sa kinaroroonan ng matanda. Grandpa and uncle, meet my girlfriend, Bella. Pakilala niya sa kanya sa mag-ama. Nahiya ang dalaga sa uri ng tingin ng lolo nito sa kanya. Ngumiti siya sa kanila at lumapit sa matanda at nagmano. Hindi niya alam kung paano yung tradisyon nila, kaya ginawa niya na lang yung alam niyang nakagawian ng mga Pilipino ang magmano sa mga matatanda. Hello, good afternoon sir. Magalang niyang bati.
Ganoon din ang ginawa niya sa tito ni Rafael. Ngumiti ito sa kanya. Nice to meet you, Bella. Ngiti nitong sabi sa kanya. You're from Philippines? Agad na hulang tanong ng matanda. Yes, sir. Nahiya siya sa matanda. Ayaw din ba niya sa akin dahil Pilipina ako? Oh, great. Alam kong magsalita ng Tagalog. Masaya nitong sabi. Tawagin mo na lang akong lolo o kaya kuya na lang para mas lalo pa akong bumata tingnan. Ngiti nito sa kanya. Nag-react agad ang anak nito. Pa, hindi ka na nahiya. Ako nga tito tawag sa akin, hindi ako nagreklamo eh. Humalakak na naman si Rafael sa pagrereklamo ng tito nito. Mukha ka ngang mas matanda pa sa akin eh. Kaya dapat lang na titong itawag sa'yo. O kaya mas okay yung lolo na lang din itawag sa'yo eh. Hmm? Diba iha? Alanganin siyang tumayo at hilaw nang umiti sa tito ni Rafael. Huwag niyo na ngang maisama-sama ang girlfriend ko sa kalokohan yung dalawa. Awat agad ni Rafi sa mag-ama. Don't mind them. Bulong nito sa kanya. Pagpasensyahan mo ng bata sa pamamahi namin. Natatawang sabi ng tito ni Rafael. Tara na, kumain na tayo. Maraming pagkain na pinahanda ko. Iyaya nito sa kanila. Darating din ang iba mo pang mga pinsan. Huwag mong sabihin sa lolo mo para surprise. Darating din ang pamangkin kong dalawa. Bulong nito kay Rafael. Anong binubulong-bulong yung dalawa dyan? Sigaw ng matanda. Kailangan mo na magpahinga ngayon, Papa. Sheila, ihatid muna siya sa kwarto niya. Utos ng tito ni Rafael. Yes, sir. Agad naman itong tumalima. Rafael, pag-gising ko, maaabutan ko pa kayo dito, ha? Sigaw nito. Yes, old man. Rest ka na po muna. Kumaway pa ito sa lolo niya. Pagdating nila sa likod bahay, maraming mga kasambahay na nag-aayos ng mga pagkain sa mahabang lamesa sa likuran ng mansyon nila. Malawak ang bakuran nila sa likuran. Maganda at may malawak pang swimming pool doon. May mga upuan at lounge chairs sa gilid ng pool na may umbrella bawat isa sa mga upuan. Tabi naman ng pool ay ang malawak na garden. Napakaganda ang mga pagkakaayos ng mga tanim nilang bulaklak. Nakakaingan yung pagmasdan ng mga ligaw na paru-paro. Sa patio sila nagpunta dahil andun ang mga pagkain. Ang ganda ng pagkakagawa ng patio nila. Parang outdoor kitchen na rin kasi may lutuan na rin doon. May area na parang minibar. May mga lounge chair din doon. Yung mahabang lamesa doon nila inilatag lahat ng iba't ibang putahe. Inilibot pa niyang paningin sa paligid at nalula siya sa ganda ng paligid. Hindi ka malulungkot dahil sa kapaligiran palang nakaka-relax ng atmosphere. Hanggang kailan kaya kami ni Rafael dito? Parang sinabi niya yun nung nasa yate kami, hindi ko lang maalala na. Matanong ko nga mamaya, kasi parang gusto ko pa kasi maglibot dito eh. Pero kakain muna ako dahil gutom na ako at mukhang masarap lahat ng pagkain. Patay gutom lang. Bulong ng utak niya. Excited siyang bumulong sa kasintahan niya. Love, ang daming pagkain. Nakakakilig. Bulong niya at masayang nakatingin sa mga pagkain. Natawa ang kasintahan niya. I know, right? I'm being ignored again. Bulalas naman ang binata sabay iling. Tara na, kuha na tayo ng pagkain. Nagugutom na ako. Wala pa kaya tayong kain sa umaga at tanghali. Simangot niya at binaliwala ang pasaring ng binata sa kanya. Oh! Bulalas ng binata. Ang haba kasi ng tulog mo. Hindi na din kita nagising. Dahil ako naman kasing nag-ooperate ng yate kanina. Come here. Sabay iginiya siya sa harapan ng madaming pagkain. I think kumuha ka na lang ng plato natin at maupo ka na sa may lamesa doon. Ako na ang kukuha ng pagkain natin. Sabi ng binata. Okay, sige. Sabi niya. Pagkaupo pa lang niya ay nagsidatingan ng mga taong sinasabi kanina ng tito ni Rafael. Mga pinsan nito. Namumukaan niya yung dalawa na meet niya noon sa mansyon ng grandparents ni Rafael. Ang ingay nila na parang nasa peryahan lang. Yo bro, long time no see. Sabay yakap kay Rafi at hinalikan pa ito sa pisngi. Sinamaan ni Rafael ng tingin ng pinsan nito. What the hell? Reklamo ni Rafi sabay puna sa pisngi niya. You're disgusting. Sabay suntok sa braso ng pinsan nito. Nagkatawanan lang silang lahat na nandun. What? I'm just missing you, bro. Don't you like my kiss and hug, ha? Makulit ang lalaking ito sa isip-isip ni Bella. Nakita niyang nagbatian silang lahat. Ang saya nilang panoorin. Parang mga bata ngayon lang nakalabas sa mga bahay nila at nagkita-kita. Para silang mga palaka, kaingay.
Napayuko siya nang bigla ang mga itong napatingin sa gawi niya. Nakakahiya. May isang mga itong kasamang babae na baka pinsan din ng mga ito na nakatingin din sa gawi niya. Whoa, I know her. I don't remember where I saw her before. Bulalas nito. Agad itong lumapit sa kinaroroonan niya at tumabi sa kanya. Hi, I'm Joaquin. Sabay lakad ng kamay nito sa kanya. Nakipagkamay naman siya dahil wala namang masama at maayos naman itong nakikipagkilala at pinsan naman ni Rafael. Hindi naman siguro magsiselos ang kasintahan niya. Pero nagulat siya nang hinalikan nitong likod ng palad niya. Agad niya itong hinila at baka isipin ni Rafael na nagustuhan niya ang ginawa ng pinsan nito. Pero ayaw nitong bitawan ng kamay niya. Napalingon na siya sa gawin ni Rafael na kanina pa pala nakatingin sa kanila. Nagtama ang mga mata nila at kita niyang inis at selos sa mata nito. Your hand is so soft, sabi nito. Let go of my girlfriend's hand, you idiot, sigaw ni Rafael. Parang wala itong narinig, mahigpit pa rin itong nakahawak sa kamay niya. Alam niyang inaasar lang nitong pinsan nito, pero muntik na siya nitong halikan sa pisngi. Hindi lang natuloy dahil may bumato sa lalaking katabi niya. Water bottle ang ibinato ni Rafael sa braso ng pinsan niya. She's my girlfriend and you have the audacity to kiss her? Galit nitong sabit agad lumapit sa kanila. Sinuntok nito ito sa braso at inagawang kamay niya na hawak ng pinsan nito. Okay, you're so possessive. Iiling-iling na natatawang sabi ng pinsan nito. Baby Bella, if you want to break him up, just tell me, I catch you. Sabay kindat pa sa kanya. Nailang naman siya kaya kumapit lang siya sa kamay ng kasintahan niya at tiningala niya ito. Napikon na yata ito. Calm down, love. Mahina niyang sabi sa binata. Matalim itong bumuntong hininga at tumabi ito sa tabi niya. At agad siya nitong hinalikan sa noo. Napangiti siya sa ginawa nitong yon. Huwag mo na siyang pansinin, okay? Tumango lang siya at agad hinilot ang nakakunot nitong noo. At matamis siyang ngumiti sa binata. Sinuklian naman siya nito ng halik sa labi. Shame on you, bro. What do you think, ha? There are no people here? Go inside the room, guys, and flirting each other there, not here. Sigaw ng isa pa nitong pinsan. It's a sore eyes for us here. Kantsaw pa ng isa. Mind your own business. Sigaw din ni Rafael sa mga ito. Huwag mo silang pansinin. Tumayo ito at lumapit sa lamesa kung saan andoon ang mga kinuha nitong mga pagkain na nilagay na niya sa mga plato. At isa-isang nilagay sa lamesang nasa harapan niya. Nagpatulong ito sa mga kasambahay na nararoon para ihain ang iba pang pagkain. Marami ang pagkain nasa harapan na niya ngayon, pero nahiya siyang kumain ng marami dahil andito ang mga pinsan ni Rafael. Ayokong isipin nila na patay gutom ako. Here, we can join us to this couple, babe. Narinig niyang sabi ng isang pinsan ni Rafael na akala niya ay pinsan din ito ang babae. Nakita niyang pinaghila siya nito ng upuan, nahiya siya sa mga ito. May pagkasingkit ng lalaki pero kasing tangkad din ito ni Rafi. Maganda din ang pangangatawan at may itsura din. Itsura lang dahil para sa kanya pinakagwapo pa rin ang may love niya. Siya lang ang dapat niyang purihin, sa isip niya. Lumingon siya sa kasintahan na kanina pa pala nakatingin sa kanya. She mouthed. What? Ang loko kumindat lang sa kanya, kaya inirapan niya na lang. Sabay pa silang tumingin sa harapan nila na tumikhim ang pinsan nitong nagtataka na nakatingin sa kanila. You can joining us, bro. Thank you. Let's eat. Sabi pa nito. Oh, by the way, this is my girlfriend, Farah. And I'm Kerwin. Agad din itong nakipagkamay sa kanya. Ganon din ang ginawa ng babae sa kanya. Hi, I'm Rafael and this is my girlfriend, Bella. Kinamayan din niya ang kasintahan ng pinsan nito at pati pinsan nito kinamayan din niya na ikinatawa naman nila. You're crazy, natatawang sabi ng pinsan nito. Ang ingay ng kabilang lamesa panay tawa nila. Ang lakas pa ng boses nila. Hindi niya naman maintindihan dahil Chinese yung salita ng mga ito. Pero maya-maya ay nagsalita na sila ng English. It's good that you were able to visit here. I thought I was alone again. Their cousins are crazy and very noisy. Simangot at natatawang sabi ng girlfriend ng pinsan ni Rafael. Actually, he kidnapped me. Natatawa din na sabi ni Bella. What? He kidnapped you? Singit na bulalas ni Kerwin. So it's true that she broke up with you? Chismosong pagsisingit na sabi ng isa pa nitong pinsan. And you're drinking non-stop and sobbing every night in our cousin's bar because you're broken? Segunda din ng isa. And you drunk so much until you pass out because you're broken-hearted? Ginatungan pa ng isa.
And you guys are here because he kidnapped you, right, Bella? Tanong pa ng isa. You really followed what Nathan told you, ha? Huh? Natatawang sabi ni Joaquin. Hey, I heard my name. You! What's up, guys? I'm hungry. Agad na kumuha ng pagkain at tumabi sa mga pinsan niyang nakaupo sa mahabang lamesa sa kabila. Nakita niyang kasintahan na masamang nakatingin sa mga pinsan niya sa kabila. Alam niya kung kailan ito nahihiya. Namumula kasi ang tenga nito. Hayaan mo na sila. Kumain na tayo. Mahina niyang sabi. I'm sorry. Mahina pa niyang sabi kay Rafi. Kaya ba pumayat ito dahil lagi naglalasing at wala na siya sa ayos pati sarili nakalimutan na? Napabuntong hininga siya. Ginagap lang nito ang kamay niya at pinisil ng bahagya. Hindi na lang din ito umimik at pinagpatuloy ng pagkain pero sure siyang gaganti ito mamaya sa mga pinsan nitong makukulit at maiingay. Napapangiti siya dahil asikasong asikaso siya nito na dahilan para gumaya rin ang pinsan nito dito. Nagtawanan na lang sila ng girlfriend ng pinsan ni Rafael.